Pilipinas, it's time for Family Feud! Let's meet our two teams! Magkakaibang anak ng mga veteranong artista, ang Celebrity Kids! Mga papogi online live selling, ang Martinez Family! Please welcome Family Feud's main man, ang ating kapuso, Ding Dong Dantes! Yeah. Magandang hapon, Pilipinas! Welcome to Family Feud Celebrity Kids! Well, welcome sa inyo. Magandang hapon. And of course, sa Martinez Family. Nako, ito po ang pinakamasaya family game show sa buong mundo. Kaya, sa mga kababayan pong nakatutok ngayon from Dubai, California, Hong Kong, at iba pang panig ng mundo, ramdam na ramdam po namin ang inyong suporta. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon, dalawang teams na naman ang maglalaban-laban at mananalo na po pwedeng mag-uwi po ng up to 200,000 pesos. So let's meet them, starting with the Celebrity Kids at ang kanilang team captain. Walang iba kundi si Janine Cruz, ang anak po ng iginagalak at napakagaling na aktor na sobrang nami-miss ko na, Tirso Cruz III at ni Tita Lynn. Yes. Nako, si Chupi po. Janine, how are you? Okay naman. Hindi po nakatulog sa kaba. Kakayanin. Janine, pakilala na natin ang makakasama niyo ngayong hapon. Okay, first one, anak po siya ni Mr. Ricky Davao and Miss Jackie Lou Blanco. Ricky! Hi, Ricky! Yes. And then, ito pinakamadaling ipakilala sa mga anak ng veteranong aktor na to. Kasi sobrang kamukha, carbon copy, pati yung pagiging komedyante. Anak ni Direk Bobot Mortiz, Camille Mortiz! Hi, Camille! And last but not the least, ang kamukha niya actually, yung mom niya. Pero, pag galit na siya, yun na. Makikita niyo na sino yung kamukha niya talaga. Si Senator Jinggoy Estrada. Ang kanyang anak na si Janella. Janella! Yes! Ayan. At ito, makikilala na natin ang makatutong galing ninyo. Ito na ang viral sensation, the Martinez Family. At siyempre ang kanilang team captain na si Shane. Musta? Shane, nako, sobrang sikat na sikat kayo online dahil sa inyong ginagawa na, nako, kakaiba. Medyo, mga kapuso, medyo pa-sexy po ang online na selling nila. Kamusta, Shane? Malakas ba ang benta? Opo, malakas pa rin po. Wow. Sa tingin mo, bakit nagiging malakas ang benta? Dahil po sa mga topless namin. Yun! So, bago yan, makilala muna natin ang kabuuan ng Martinez Family na nandito ngayon, Shane. Okay, papakilala ko nga po pala ang kapatid ko na si John Kerry ng Mahilig Kumaldag. Pangalawa, yung kapatid ko na napakakulit. At pinaapogi sa aming magkakapatid, si Christian Martinez! Chuck Christian! At yung pinaka-hot daddy namin, si Jason Martinez! Wala na po tayong patumpik-tumpik pa. Alamin na natin ang sabi ng survey. Team captains, Janine, Shane, Pat, let's play Family Feud! Good luck sa inyong dalawa. Nag-survey kami ng 100 tao and the top 5 answers are on the board. Ito yung tanong. Kung walang pambayad sa dentista, ano ang ginagawa mo? Stop! Janine. ano kaya yun? Mangungutang. Mangungutang! Tapuan yan! Sabi ni Janine, mangungutang. Ang sabi ng survey ay... Okay lang yan. Tatapusin natin, ha? Shane, kung walang pambayad sa dentista, anong ginagawa mo kapag masakit ang iyong ngipin? Go. Oh! Ricky May, I'll give you this chance. Ano, kapag walang pambayad sa dentista, anong ginagawa mo kapag masakit ang iyong ngipin? Umiinom ng malamig. Pwede, pwede. Hindi ba mas mangingilo yun? Tignan natin. Depende sa ngipin. Anyway, Ricky. Baka naman eh, kakaiba yung style na gano'n, di ba? Tignan natin, umiinom ng malamig. Survey! Oh, wala. Kerwin!
Nagmumog na may asin po. Nagmumumog na may asin. Nagmumumog na may asin. Sabi nila, Kerwin, boom! Okay, Kerwin. Kerwin. Pare, pass or play kayo? Pass. Okay? Play! Siyempre! Dinin, balik ka muna. Here we go. Christian, kung walang pambayad sa dentista, anong ginagawa mo kapag masakit ang iyong ngipin? Binubunot ng sinulit. Ha? Ganon. Binubunot ang sinulit. Tama yun. Matapang ang tao. So, masakit lang, bubunutin agad. Bubunutin agad. Nandiyan ba yan sa survey? Solid ang sinulit mo. Solid. Daddy Jason, kung walang pambayad sa dentista, anong ginagawa mo kapag masakit ang iyong ngipin? Umiinom ng gamot. Pwede! Pwede! Magbibigay din naman ng gamot. Iinumin mo na. Okay. So, iinom daw ng gamot. Survey! It's a top answer. Shane, dito na tayo. Kung walang pambayad sa dentista, anong ginagawa mo kapag masakit ang iyong ngipin? Maligam-gam na tubig lang. Pwede na yun. Ano kaya sabi na survey dyan? Okay. First wrong answer. Ha? May dalawa pa yung pagkakataon. Kerwin. Ano tingin mo? Walang pambayad sa dentista? Anong ginagawa mo kapag masakit ang iyong ngipin? Naglalagay po ng toothpaste. Tapos nagtututbrush mo. Tama yan, tama yan. Toothpaste! Ang sabi ni Kerwin, tingnan natin. Boom! Hop! Christian, kung walang pambayad sa dentista, anong ginagawa mo kapag masakit ang iyong ngipin? Tinutulog ko na lang. Kaya. Tama, tama. Tingnan natin kung tama sabi ni Christian to win the round. Survey! Tama! 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 Pagkatapos po ng isang round, ang Martinez family ay meron ng 90 points habang wala pa po ang Celebrity Kids. Pero siyempre, hahabol sila sa ating round 2 at susunod na yan. Dito lang po sa Family Feud! Welcome back to Family Feud. Leading po ngayon ang Martinez family with 90 points. Pero babawi raw ang Celebrity Kids. Kaya Ricky and Kerwin, tara na! Maglaban na tayo! Yan! Good luck sa inyo. Isang kamay sa mesa, isang kamay sa likod. Let's do this. Top 5 answers are on the board. Ito ang tanong. Maraming nalilito kung prutas o gulay ito. Ricky. Kamatis. Kamatis. Okay, ang sabi ni Ricky May, kamatis. Ang sabi naman ng survey ay... Boom! Top answer. Pass or play, Ricky May. Play po. Play. Okay, balik tayo. Kerwin, balik ka muna. Camille, this is it. Maraming nalilito kung prutas o gulay ito. Patatas. Patatas! Ano yung pwede? Okay, patatas. Ang sabi ni Camille. Survey, nandiyan ba yan? Wala. Okay lang, okay lang. Sorry, Milet Mortis. Janela, palagay mo. Maraming nalilito kung prutas o gulay ito. Onion. Onion. Okay. Sibuya, sa sabi ni Janela, sabi ng survey ay... Wala. Strike 2. Stand by to steal. Ito na. Janine, ito na. Oh my God. This is your chance. Maraming nalilito kung prutas o gulay ito. Pero alam mo, sa totoo lang, medyo mahirap tong tanong na to. Pero sige. Give it a try. Mais. Mais? Top 2 na yan. Ginugulay. Kasama siya sa mga fruits. Pareho tumutubo. Diba? Basta tumutubo. Yung mga plastic fruits. Andun yung Pero sa tingin mo, prutas siya o gulay? Hindi ko rin alam talaga. Good answer. Okay. Mais ang sabi ni Janine. Survey. Nandiyan ba yan? Wala na naman. Daddy Jason, mukha alam na alam na. Okay, ano po? Maraming nalilito kung ito ay prutas o gulay.
palagay niyo? Gabi. Gabi. Gabi, wala. Christian. Mayan. Wala. Luya. Luya. Kamoteng kahoy. Shane. Mustasa. Tama yan, tama. Wala. Good answer. Wala akong sinunod. Wala sinunod si Shane sa mga kapamilya niya. Sabi mo, Mustasa, yun ang tatanggapin nating sagot. Okay, Mustasa, magpakita ka. Ito ang trivia, botanically, basta may seeds o may mga buto, ito ay considered isang prutas. Ayan. So, yan. So, tignan natin. Ano ba yung mga hindi natin nakakuha? Number 5. Kamyas. Diba? Number 4. Kalamansi. Number 3. Sirkamas. And, ito, pamilyar kayo sigurado. Number 2. Papaya. Pang tinola. Oh, di ba? Ngayon, pareho nang nakascore ang dalawang teams pero lamang ngayon ang Martinez family with 90 points habang ang Celebrity Kids meron na po silang 58 points. Dodoblehin na po natin ang saya dahil double points round na sa pagbabalik natin dito sa Family Feud! Tuloy-tuloy ang exciting game natin dito sa Family Feud kaya Camille, and Christian, tara, maglaro na tayo, Family Feud! Double points ang round na ito. Ibig sabihin, times 2 ang value ng bawat tamang sagot. Okay, top 5 answers. Camille, Christian ang hinahanap natin. Magbigay ng nakakainis na ugali ng pasahero sa jeep. Camille. Maingay. Maingay. Tama. Pwede, pwede. Yes. Maingay! Survey! Rosay maingay. Nakakainis yan. Ohoy! Madaldal! Christian. Manyak. Manyak! Bastos! Ang ganyan. Pinababa na agad yan. Diretso sa barangay. Okay. Manyak, bastos. Ang sabi ng survey ay... Yes, Camille. Pass or play? Play. Okay, they're gonna play. Christian, balik ka muna. Janela, magbigay ng nakakainis na ugali ng pasahero sa jeep. Impatient. Impatient? Parang gusto ng bumaba. Ganun ba yun? Yes. Okay, yun ang sabi ni Janela. Ano kaya ang sabi ng survey natin? Janine, magbigay ng nakakainis na ugali ng pasahero sa jeep. Yung ano, sinasandalan ka, hindi mo naman kakilala. Feeling close? Hindi, nakatulog. Nakatulog. O, di ba? Nakatulog yun. May nakagalan to siya. Nakakainis yun, sobra. Yes. Pero hindi naman sinasadya. Nakatulog lang. Pero nakakainis. Nakakainis lang. Sabi ni Janine, yung sumasandal, yung dumidikit, yung natutulog sa iyong balikat. Nandiyan kaya yan? Yep. Nice one. Ricky, magbigay ng nakakainis na ugali ng pasahero sa jeep. Yung palaging tumatayo na hindi pa naka... Nakatigil yung jeep. Tayo ng tayo sa loob. Okay. Yun ang sabi ni Ricky May. Pero ano kaya sabi ng survey natin? Okay. Last chance, Camille. Magbigay ng nakakainis na ugali ng pasahero sa jeep. Yung ano, late magpara. Late magpara? Yung nalalagpas ka na, para! Ah, yung biglaan? Oo. Okay. Kasi lahat ng pasahero. Tapos bigla mapapabante kayo lahat. Yes, tama. Ano ba yan? Good answer. Late pumara. Tignan natin. Okay. Eto na, Martinez family, pagkakataon nyo to steal. Jason, magbigay ng nakakainis na ugali ng pasahero sa jeep. Walang pambayad. Walang pambayad? Yes! Ano yun? Mahirapin mo, mag-aabono ka pa. Yes! Punado ka pa. Christian. Baho! Baho! Diugali yan! Diugali! Kerwin, palagay mo. Maligali. Ha? Maligali. Sin, eto. Magbigay ng nakakainis na ugali ng pasahero sa jeep. Siyempre, sagot ng daddy namin, walang pambayad! Yun ang 1, 2, 3! 1, 2, 3! Tignan natin yan. Wala daw pambayad. Survey to steal the round! Tapaser mo yan!
Number 3, please. Tignan natin kung ano yan. Ayaw umusot. Number 1. Ayaw mag-abot. Maraming ganyan, maraming ganyan. Pagkatapos po ng 3 rounds, nangunguna ang Celebrity Kids with 120 points. Habang ang Martinez family naman ay may 90 points. Nako, mas magiging matindi pa ang hulaan dahil triple points round na po tayo sa pagbabalik po ng Family Feud! Isa lang ang pwedeng manalo ngayong gabi, Janella and Daddy Jason. Come on, let's play Family Feud! Good luck! Daddy Jason, Janella, kamayan muna. Kamayan muna. This is the triple points round. So, ibig sabihin, uulan ng punto sa round na ito, kaya good luck sa inyo. Top 4 answers ang hinahanap natin. Sa basketball, kapag natatalo ang isang team, sino ang madalas sinisisi? Daddy Jason. Player. Yung player. Tama, tama. Player. Tama, tama, tama. Player, ang sabi ni Daddy Jason. Survey! Pass or play? Play! Play! Okay. Shane. Shane, eto na. Sa basketball, kapag natatalo ang isang team, sino madalas sinisisi? Minsan, coach. Minsan yung Minsan, coach. May player ka, may coach ka. Tignan natin. Kung papasok sa basket, etong sagot mong coach. Kevin, sa basketball, kapag natatalo ang team, sino madalas sinisisi? Sorry, Christian. Sa basketball, kapag natatalo, sino madalas sinisisi? Center. Sa player din, center. Center. Oo, naku, nasagot. Tingnan natin kung nandyan yan. Ha? Kasi pag sinabi mong player, baka nandun na lahat. Player na yun. Mali. Sabi ni Christian, yung sentro daw. Naku, parating sinisisi. Tingnan natin kung yan din na sinisisi ng survey natin. Okay, wala. This is your last chance, Daddy Jason. Kapag natatalo isang team sa basketball, sino ang madalas sinisisi? Referee! Tama! Yeah! Referee! Tama yan! Di ba? Tama nga! Ma-technical kaya tayo dito sa survey na to. Tama yan! Shane, isa na lang. Ito na, sa palagay mo. Apat ang hinihingi, isa na lang sa basketball kapag natatalo isang team. Sino kaya madalas sinisisi? 3 seconds. Assistant coach! Yes, tama! Yes, yes, tama, tama, tama! Wala, tama, tama, tama. Assistant coach! Oh. Wala, 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 wala yan. Assistant coach, nandiyan ba yan? Wala. Okay. Now, this is your chance. This is your chance. Okay, 200 plus points. Pag makuha niyo yung tama to, automatic kayo winner. Janella, tingin mo. Yung audience po. Yung audience? Tama, yes. Tama. Yung fans, oh. Camille? Fans. Ako, yung bola. Bola? Walang hangin? Oo. Salamat ng bola. Pwede yan, pwede yan. Ricky May? Pag madulas yung sahig. Venue, venue. Pwede yan, guys. Janine, anyway. Ang gaganda ng sagot nila. Okay, oh, goodness. Paano yan? Pero ikaw, ah, bilang team captain, sa'yo ako makikinig. Okay. Okay? So ano sa tingin mo? Sino ang madalas sinisisi kapag natatalo ang isang team sa basketball, Janine? 3 seconds for the win! Yung audience, pag maingay sila, nanggugulo, nati-distract yung player. Mga heckler! Nakaka-distract! Para si professional heckler! Sabi, fans, yung audience, mga nanggugulo. Diyan kaya yan. Let's see! Mali! Number 4, ano kaya yan? Kalaban! Sinisi yung kalaban! Anyway, after 4 rounds, ang Martinez family
ay nakakuha ng 354 points, habang ang Celebrity Kids naman ay 120 points. Celebrity Kids, maraming salamat. I hope you enjoyed. Yes, thank you, sir. Mag-uuwi pa rin kayo ng 50,000 pesos. Yes! Thank you. Up. Walang sisihan. Huwag nyo silang sisihin, ha? Walang sisihan. Martinez family, nako, congratulations. Nanalo kayo ng 100,000 pesos! At pwede nyo pang madoble ito sa ating fast money round. Gagawin natin 200,000 yan, ha? Pero siyempre, bago yan, kailangan bigyan nyo ako ng dalawang pinakamagaling sumagot sa inyong pamilya para sa ating next round. Sino kaya yon? Shane. Christian po. Christian and Shane. Okay, si Christian and Shane. Kapit na mga kapuso dahil susunod na ang nakakakabang fast money round dito lang sa Family Feud! And we're back. Kasama natin ang winners na ang Martinez family. Nanalo na sila ng 100,000 pesos! Pero pwede pang doblihin yan. Si Shane nasa likod, hindi niya tayo naririnig. Ngayon si Christian, ikaw muna ang maglalaro sa ating fast money. Ready ka na? Ready, ready! Let's do this! Para manalo ang team ninyo, kailangan makascore kayo ni Shane ng 200 points or more. Give me 20 seconds on the clock. Nag-survey kami ng 100 lalaki. Kung makikipag-date ka, magkano ang dapat laman ng wallet mo? 1K. Nakakaantok na school subject. Math. Contest kapag fiesta sa barangay. Dance. Gawaing bahay na pwedeng gawin habang nakaupo. Manood ng TV. Sa isang araw, ilang beses umiiyak si baby? Isa. Tignan natin kung ilang points na nakuha mo. 200 ang hinahanap natin. Okay. Nag-survey kami na 100 lalaki. Ang sabi, kung makikipag-date ka, magkano dapat laman ng wallet mo? 1,000, 1K, sabi mo. Survey. 25? Ano ba pwede magawa sa 1,000 ngayon? Maraming fishball. Nakakantok na subject sa school. Ang sabi mo, math. Okay, ang sabi na survey sa math ay... 49! Yeah! Maanep, 126 to go. Contest kapag fiesta sa barangay. Sabi mo, dance. Ang sabi ng survey. 24! Gawain bahay na pwedeng gawing habang nakaupo. Sabi mo, note ng TV. Gawain bahay ba yan? Ayos, ha? Ang sabi ng survey dyan ay... Wala. Sa isang araw, ilang beses umiiyak si baby. Sabi mo, isa. Ang sabi ng survey ay... Wala. Okay? Christian, balik ka muna sa iyong pamilya. At this point, let's welcome back Shane. Woo! Let's go, let's go! Shane. Woo! Si Christian ay nakakuha ng 98 points. Ibig sabihin, 102 na lang ang kailangan mo para maiuwi ang additional 100,000 pesos. Makikita po ng mga viewers natin sa bahay ang sagot ni Christian kanina dito po sa studio. Hindi namin makikita yan. Give me 25 seconds on the clock, please. Here we go. Nag-survey kami ng 100 lalaki. Kung makikipag-date ka, magkano ang dapat laman ng wallet mo? 1,000. Isa pa. Ano? 2,000. Nakakaantok na school subject. English. Contest kapag fiesta sa barangay. Miss Gay. Gawaing bahay na pwedeng gawin habang nakaupo. Nagwawalis. Sa isang araw, ilang beses umiiyak si baby? Apat na beses. Let's go! Alamin natin kung sapat ba makukuha points para umabot. Let's go! Eto na. Sabi ng 100 lalaki, kung makikipag-date ka, magkano dapat laman ang wallet mo? Sabi mo, 2,000. Tignan natin, survey. Ano masasabi mo dyan? Tama! Ang top answer natin dito, 1,000, nasagot ni Christian. Oh. Okay. Nakakantok na school subject, sabi mo, English. Tama! Survey. Tama yan! Sige, tama yan! Ang top answer ay math, nasagot ni Christian. Nice one. Contest kapag fiesta sa barangay, sabi mo, Miss Gay. Tama yan! Tama! Sabi ng survey ay... 80 points. Nice one.
Ang top answer natin dito ay singing contest. Gawaing bahay na pwedeng gawin habang nakaupo, sabi mo, nagwawalis. Paano mo magagawa na? Paano? Sige nga, patay mo mga... Pwede ganyan, no? Eh, mawawa. Medyo marami-rami mawawalis po dyan. Okay, ang sabi na survey natin dyan ay... Wala. Ang top answer dito ay magtiklop ng damit. Okay? Pero nga simple lang. Anyway, ito, sa isang araw, ilang beses umiyak si baby? Sabi mo, apat. Ang sabi na survey, 53. Woo! Seven, nakdi umabot, Shane. Ang top answer natin dito ay 5. Pero okay lang yan. Congratulations, mag-uwi pa rin kayo na 100,000 pesos. So congratulations to the Martinez family. Let's welcome back the Celebrity Kids. At syempre, may 20,000 po kayo para sa chosen charity. Shane, may napili na ba kayong charitable institution? Meron po. Ano yun? Word of Hope Rodriguez Rizal. Yun, sa World of Hope Rodriguez Rizal, makakatanda po kayo ng 20,000 mula sa Martinez family. Maraming salamat muli sa inyo. I hope you guys enjoyed. Thank you. At sa inyo, congratulations. Maraming salamat, Pilipinas. Ako po si Ding Dong Dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Feud!